Isang maganda at pagpalang araw sa inyong lahat. And welcome sa ating channel. Ito ang ating unang-unang video para sa ating mga lectures. And soon we'll be uploading more videos or more lectures na makakatulong para sa ating mga future criminologists. So sana makinig kayo ng mabuti, unawain nyo at intindihin nyo yung mga lectures natin because I know that this will surely help you para sa inyong board exam. So, ang unang topic natin is law enforcement administration. So, when we talk about law enforcement administration, it is the process involved in ensuring strict compliance, proper obedience of laws, and related statutes. So, when we talk about law enforcement administration, it's not only talking about police officer, you know, because it is misconception sa inyo mga criminology graduate, no? Pag nag-graduate ka ng criminology, akala ng family mo, ng mga friends mo, police ka na, right? So akala nila police ka na. But when we talk about law enforcement administration, it talks about all the agency na nagpapatupad ng batas. So, malaki lang yung nasasakupan ng ating kapulisan because this is their major role, no? Yung pagpapatupad ng batas compared to other agency involved in law enforcement. And law enforcement administration, dito, pag-aralan natin kung ano yung mga measures, paano nila i-manage, paano nila i-administer, ano yung mga ginagawa nila para masigurado nila na napapatupad nila ang mga batas or naggagampanan nila yung kanilang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. So yun yung pinag-aaralan natin dito sa law enforcement administration. So merong tatlong word dito: law, enforcement, and administration. So law, ibig sabihin merong rules, no? Merong system of rules na susundin. Sumunod, enforcement. So merong batas, merong magpapatupad ng batas. No, merong magsisigurado na yung batas na ginawa is merong nagpapatupad. And administration, an organizational process concerned with the implementation of objectives.
Kaya mas malaking part ng pinag-aaralan natin yung police sa LEA because sila yung merong malaking part pagdating sa pagpapatupad ng batas. Next, we have administration, management, and organization. So, unahin natin yung administration. So, si administration concerned with the setting up of objectives and plans and internal operating efficiency of police organization or otherwise known as police in action. The cooperative human effort to achieve the purposes of criminal justice system. It gives proper direction in its directing function. So, sa administration, kung sa kanya nagagaling yung direction, sa kanya nagagaling yung plans, yung objective ng isang organization. Paano maging efficient? No? Sa kay administration, manggagaling yun. Sa kanya yung mga plano ng isang organization. Next natin, si management. So, kung si administration, sa kanya yung plans, sa kanya yung objectives, sa kanya nanggagaling yung direction. So, under ng management level is siya yung magfulfill ng objectives, fulfill those objectives according to the policies determined by the administration. Includes the administrative activities of coordinating, controlling, and directing police resources, activities, and personnel. So, merong controlling, coordinating. Because si management, siya yung nasa gitna ng organization. Kung ano yung ibinaba ni administration, kung ano yung ginawa ni administration, ibababa niya kay management. Si management yung magme-make sure na yung mga objectives na yon, yung plans na yon is magagawa. Sino yung magko-coordinate? Sino yung mag the direct nun pababa, si management yun. So, sino naman yung baba na tinutukoy natin? Ito yung organization.
isang office, so how will they function, no? So ito, yung discipline na to is nakadepende kung paano i-handle ng isang leader or who is in authority yung kanyang nasasakupan, paano niya disiplinahin kung meron silang pagkakamali, no? Kung may pagkakamali, hinahayaan niya lang. So, paulit-ulit nagagawin yun kung wala siyang disciplinary action na ginagawa sa bawat pagkakamali ng kanyang personnel. Kaya sabi dito, discipline is necessary for an organization to function effectively. Unity of commands. Subordinates should receive orders from one superior only. So, pagdating sa police station, sino ba yung superior na nandoon? Of course, si COP, si Chief of Police. So, hindi si patrolman na masusunod. Hindi si police top sergeant yung masusunod. Kundi yung pinaka mataas doon, yung superior. Sino yung superior? Si COP. Next, scalar chain. The hierarchy of authority is the order of ranks from highest to lowest level of organization. Shows the vertical hierarchy of the organization, which defines an unbroken chain of units from top to bottom, describing explicitly the flow of authority. So, kanina sa sample na binigay natin sa administration, management, and organization, no? Diba, from taas, simula sa higher headquarters ng PNP, sa Camp Crame, pagka meron siyang directives, ibababa niya kay region, ibababa ni region kay provincial office, ibababa ni provincial office kay police station. So, hindi pwedeng from higher headquarters, nag-jump na siya papunta sa police station. Si police station naman, pabalik, diba, from top to bottom, from bottom to top naman, hindi rin idadirect ni police station, pabalik kay Krami yung kanyang sagot. So, dadaan pa rin yun ulit doon kay province, region, bago makarating kay headquarters. So, that is a sample ng ating scalar chain, no? Yung hierarchy. So, sino yung merong highest authority? Of course, yung nasa taas. So, hindi pwedeng mag-jump. Next, elements of organization. So, meron tayong iba't iba. Meron tayong specialization, grouping of activity, and segregation of line, staff, and auxiliary function. So, dito, it talks about the activity. So, meron tayong line function, meron tayong staff, and meron tayong auxiliary. So, sa line, so, dyan papasok yung mga operational activity. Sa staff naman, yung mga administrative activity to support yung mga line and auxiliary function. So, ito yung mga susupply natin, no? So, again, katulad ng sa specialization na nabanggit natin kanina. So, sa line, kung saan ka naka-specialize, kung sa line, sa staff ba, or sa auxiliary. So, doon ka ilalagay. Hierarchy of authority, that the right to command and control the behavior of employees is in lower position within organizational hierarchy. So, katulad din ng kanina, so, sino yung mayroong authority? So, from pinakataas, pababa. Next, a span of control, the maximum number of subordinates at a given position that superior can supervise effectively. So, from the word span, no? Span hanggang saan, and from the word control, no? Yung kaya mong ihawakan, i-handle.
So, within the office, so pag sa PNP, halimbawa na lang yung admin office, so ano yung maximum na number ng tao na dapat na nandoon? O ano yung kayang number ng personnel na kayang i-handle ng isang officer o kayang i-supervise ng isang officer within that office? Okay? So, yan yung span of control. The maximum number of subordinates at
sample ko muna under ng RA 4864. Yung Act Number 175, ito naman yung nag-create ng Philippine Constabulary. Next natin is PD765, yung gumawa ng Integrated National Police under ng Philippine Constabulary as its nucleus. Next is the DILG Act of 1990, Republic Act 6975. So, yung act na to is yung nag-create ng BJMP, PNP, and BFP, and Philippine Public Safety College. So, lagi lang nating natatandaan under ng DILG is yung Tri-Bureau. But merong PPSC, the Philippine Public Safety College, which is ito yung concern sa schooling, sa academics ng Tri-Bureau na ito. So, Tri-Bureau plus itong college, the PPSC, Philippine Public Safety College. So, kapag kayo ay mag-training, makapasok kayo sa PNP, BFP, or BJMP, mag-undergo kayo ng basic recruit training. So, yung may hawak ng inyong academics during ng training is the Philippine Public Safety College. Republic Act 8551 or the PNP Reform and Reorganized Act of 1998. RA 9708, an act extending for 5 years the regulatory period for complying with the minimum educational qualification for appointment in PNP. So, ang binago lang dito is yung, so under ng 8551, yung binago lang ni RA 9708 is yung in-extend niya lang yung 5 years reglementary period. So, para yun sa mga unang nakapasok sa PNP na walang qualification, walang educational qualification o hindi kailangan ng license. So, binigyan sila ng enough time para makomply nila yung mga requirements na yun. Kaya merong reglementary period. Next, punta na tayo sa organizational units of the police organization. So, meron tayong dalawang units. So, first, meron tayong functional units. So, sa functional units, so madali lang to, meron tayong bureau, which is the largest organic functional unit within a large department. It comprises numbers of division. So, yung halimbawa natin dito is yung ating tri-bureau. So, sa tri-bureau, meron tayong BFP, BJMP, PNP. Okay? So, division, primary subdivision of bureau. So, after ng bureau, merong mga division. After ng division, merong section. It is a functional unit within a division that is necessary for specialization. So, pagdating na sa mga section, so, yun na yung specialization papasok. Section, halimbawa sa PNP, investigation section, intelligence section, operation section. So, kaya may specialization na. Kasi meron silang yung specific job. So, si operation, hindi siya pwedeng mag-imbestiga. Si intel, hindi siya pwedeng mag-imbestiga. Si operation, hindi siya pwedeng mag-intel kasi hindi yung trabaho niya. Kaya sa section, tandaan nyo, meron na siyang specialization. Last unit, the functional group within a
for the practice of their profession. So, kanino sila mag-undergo ng training and kukuha ng license, so license yung security agency, so sa PNP, so again doon sa national headquarters under ng civil security group, and perform such other duties and exercise all other functions as may be provided by law. One of this is the forestry law, wherein the PNP is primary enforcer in coordination with the forestry law, wherein the PNP is primary enforcer in coordination with the Department of Environmental and Natural Resources. Okay? Kasama ng DNR ang ating mga police officer, lalo na pagka naging positive na yung kanilang target and they need to arrest yung target nila. So, DNR will coordinate with our police officer for the arresting of their suspects. Okay? Okay, dito tayo dumako sa general qualification for initial appointment. So, after mo makapasa ng board exam, you want to apply sa Philippine National Police. So, ito yung general qualification na dapat na meron ka muna. So, number one, of course, a citizen of the Philippines, a person of good moral character. So, pagka kayo mga bagong aplikante, bagong graduate, saan nyo kukunin to? Sa school kung saan kayo graduate. So, doon kayo kukuha ng good moral character. Number three, must have passed the psychiatric, psychological, drug and physical test to be administered by the PNP. So, si PNP meron siyang sariling medical. So, yung examination doon na ikakandak yun. So, usually, ang processing ng applyan is nasa regional offices ng mga PNP. Wala sa province, wala sa police station. Nasa region ang processing. So, doon gaganapin tong psychological, psychiatric, drug test, physical test na kailangan. Number four, must possess A5, must be eligible. So, ano yung kailangan mong eligibility or paano ka maging eligible bilang aplikante ng PNP? So, ang eligibility na kailangan mo is either, no, alin sa tatlong ito, either PNP entrance or the NAPOLCOM exam, which is si NAPOLCOM yung magpapa-exam nun, or RA 1080 or bar and board examination. So kung kayo